truly a blessing po sa akin personally, kasi it's not only about the technicals. I've learned how to be humble as well kasi it's a lesson rin na it's more about God and less of me. First day pa lang po, solid na. Every session na nalagdagan po yung learnings namin about sa heart ng mga songs tsaka sa pag-a-arrange po. Overwhelming experience kasi I thought way back 2014 that Worship 101 tulad ngayon Worship Revamp is yun na yun. Kung ano yung pinadala ng ministry natin. But Tabernacle Revamp is in the next level. We are trained sa anointed excellence. And nakakatuwa kasi every team, every classes, iba-iba kami ng purpose. So songwriters, arrangers, marketing. Pag pinagsama kami, talagang powerful yun eh. Very enjoyable experience and very humbling. Feeling ko nabalatan ako dun sa Tabernacle kasi it's a new level of musicianship, lalo na dun sa ginagalawan ko ngayon ministry. Pinaka hindi ko malilimutan inside the class is semi-team building. Inassign kami sa different groups with our other fellow classmates. Makipaghalbido sa isa't isa nung nagkapaglaro ng games at nagkaroon din ng reflection after that. Nag-groupings kami, nag-calendar plotting kami, paano namin ipopromote ang Tabernacle. Parang nakaka-excite once to na ma-execute. One of my unforgettable experience during Tabernacle Revamp is when we met the arrangers. Songwriters. Doon po namin nakita na lahat passionate sa ginagawa nila para kay Lord. Sa teaching na rin nung instructor namin. Hindi lang para iparamdam na we are learning but also we are doing the same purpose. I got to learn a lot from the teachers. It made me reflect as a person as well. Because a lot of the coaches had backstories na truly tumama sa akin. Kasi there are stories wherein they also had past na akala ko ako lang. I felt na I could be like that too. Or there's more to what God wants me to do. Masasabi ko yung mga coaches dito sa Tabernacle Revamp, they are gifted, bawat isa sa kanila. Nakaka-bless kasi yung gift na yun, sinashare nila sa mga students na gusto din matutong mag-compose, matutong mag-market, or matutong mag-arrange ng mga kanta. Dun yung concern niya in each of everyone, na walang naiiwan, lahat ay sinisigurado niya na natututo. In a scale po from 1 to 10, I'd say I'd give it a 10. 10. 9.9. There is always room for improvement. 10 over 10 po kasi enlightened po ako. And the reason why I'm giving it a 10 is because truly na-inspired po ako personally. I know there's a lot of things in my account na it's lacking. Everything, every time na I spend with the people sa Tabernacle, I get to experience din yung pleasure of being with the Lord. I'm also serving and I'm getting to know more of His love through the people I'm surrounded, especially here in Tabernacle Rio. Bawat isa may mga kanya-kanyang creative ideas from the start ng research hanggang sa planning, execution. Kaya, yun, 10 po. Aside from the technical learning is also the course of the program, embedded, yung burden ng ginagawa natin. Bakit kailangan mag-train or bakit kailangan mag-produce ng mga bagong set of musicians, music producers, and band arrangers, no? What matters most is how do we understand the context na kung saan, bakit natin to ginagawa? Dun ko na ano yung excellence. Apart from being technically driven, pero how is the Tabernacle doing actually? To him, even a season of pause is a season of purpose. Even in solitude, we magnified his sovereignty. But this 2023, gather as one man. It's time to dream again. To dive into the unknown with faith. To explore the depths of His power. To cross the unbelief. And swiftly move forward. To reach the unseen. And witness the fullness of His glory. We
going further. Welcome home, COG fam! And blessed Sunday, everyone! Merry Christmas, guys! 28 days na lang! Pasko na! We're excited to have you here with us today. It's another Sunday to expect a great encounter with the Lord. Thank you guys for tuning in, and we just want you to feel at home. So sit back, relax, and enjoy every moment with the Lord and our COG fam. In this house, come as you are, and you are welcome to share your comments and reflections. Know that you are not alone in this journey. Most of the time, we struggle to find our spot to pause and reflect on our lives. But the goodness is, wherever you are right now at this very moment, it's not an accident you're watching this. So with an open heart and mind, receive whatever the Holy Spirit has for you. All right, I know you're excited to worship and hear God's word. But before that, let me lead you to a prayer. Okay, let us close our eyes and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Lord God, we thank you for this. Another beautiful Sunday, Lord God, another opportunity na sambahin ka, Lord God. Inataas po namin na lahat ng souls na nanonood, na manonood po namin ngayong telecast na ito, Lord God. Tinataas po namin ang aming buhay, ang buhay ng aming pastor, Lord God, naway ang iyong salita lamang po ang tumimo sa aming puso at isipan ngayong Sunday na ito, Lord God. And this we pray in the mighty name of Jesus, and everybody say amen and amen. Let's prepare our hearts as we listen to the message of the Lord for us today. I'll see you again later. This has been Karina. God bless everyone. Patient, we're waiting. Desperate, desperate. Can we all?
on, church, just lift your hands to God and say, God, we just want you today. Hallelujah. Come on, lift your hands. Oh, God, just pour out your presence. Pour out your healing. Open up the heavens. Come on, church. Just open your mouth and ask the Lord. Ask the Lord for His presence. Ask the Lord for His glory. Ask the Lord for His power. Oh, God, we need you to move. Oh, man, you never left my side when I feel lonely. You gave
give up on me. You never left my side when I feel lonely. You gave me hope. You gave your all for me. Now hear my heart singing. Hear my heart singing. Hear my heart singing. Praise and thanksgiving. Come on, church. Praise and thanksgiving. Get your voice. Everybody jump, jump. Praise and thanksgiving. Jump, 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 jump. A word for you today. In Psalm 91, it says here, he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, oh God, you are my refuge. You are my fortress. You are my God in whom I put my trust. So now, church, can just lift your hands to God. As we say, God, you are my refuge. You are my shelter. And no matter what you're going through, God is telling you, hide under the shadow of the Almighty. Hide in my presence. Your presence is our home, God. Your presence is our safest place. To embrace you today. My home is where you are. You're
are open wide. Your presence pulls my heart, invited by your smile. Finally I can breathe. You're breathing life in me. We're standing face to face. You welcome me to stay. It feels like home when
Your presence is whole. Your presence is whole. Your presence is whole. And to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh yes, God. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Come on, lift your voice to the Lord. Sing to worship you. To worship you I live. To worship you. To worship you. Worship you, Lord.
is not beside you. Where God sits on the throne, you are in control of everything, oh God. Thank you, Lord. Thank you. And Father, as we lift our hands, God, we are saying we are ready to receive your word, God. We are ready to receive you. Lord, anoint your messenger, anoint your word, and let your word pierce to our hearts and transform us. Transform us, God, from glory to glory, oh God. Father, we love you. We honor you. Thank you for your presence, God. All the glory, honor, and praise belongs to you. And this we pray in the mighty name of Jesus. And everybody say, amen. God bless you. Merry Christmas, COG fam! Here's what's happening in our church. Worshippers, get ready for an exciting finale of the Glory series. This Tuesday, join us as we gather an expected glorious encounter. Friends and family, catch The Hub's last episode this year on Wednesday. The Hub is having its Christmas break starting December 7 and will resume on January 11, 2023. So make sure to tune in at 7 p.m. this Wednesday and witness a life-changing story only at The Hub, the home you belong. Calling out all J12, you are invited to J12's Christmas party happening this December 10th. This is open for all J12, even for first-timers. So let's gather and celebrate our favorite time of the year. As we anticipate the opening of Bethel Pastoral House, Bethel is now opening its doors of opportunity for the following. For more information, visit the Bethel booth at the lobby or send us your resume at cogdasma@gmail.com. COG Philippines! Are you ready to dream again? Naka-register ka na ba for our 15th National Assembly? Register now and visit www.further2023.com. You can also visit our Further booth at the lobby. Now, for those in the sanctuary, please be reminded to switch your phones to silent mode and turn off your flash when taking photos during the service. May you be empowered as you hear the message of the Lord today. This has been Karina saying God bless and enjoy the service! Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Good day, everyone. Magandang araw po sa bawat isa. Pwede ho bang pakibati niyo po yung inyong mga katabi? Ayan. Hallelujah. At i-advance niyo rin, pakisabi na po, Merry Christmas. Amen. Praise the Lord. Ayan. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon sa araw pong ito? Amen. Sino po yung mga blessed ngayon? Ayan. Sige po, bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Amen. Welcome po sa ating church, sa aming po mga bisita ngayon. Kapatid, you are very much welcome. At panalangin po namin noho, na kayo po'y bumalik sa mga susunod pong Sundays. At ang church pong ito ay isang malaking pamilya. At kayo po ay gusto po namin maging part noho, ng isang big family po ng COG Dasma. Amen. At ngayon po, bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo po ay saglit na yumuko at ay manalangin. Heavenly Father, thank you, O God, for this day, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us life today, for giving us strength today, Panginoon. Thank you for your faithfulness to us, O God. Thank you for your love. And Lord, hapong ito, Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo kaming samahan. Pagpalain niyo po ang inyong salita. O Holy Spirit, Lord, please open our eyes and our ears, spiritual ears, Panginoon, O God. We want to see you and we want to hear you, Panginoon. And dalangin namin, Panginoon, kami po ay inyong kasihan at pagpalain. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And today, noho, we will continue our sermon series from the book of Revelation. At kung nandito po kayo nung mga nakaraang buwan, noho, ito po ay ating nasimulan. At bago po tayo magpatuloy, noho, part po ng ating message, panoorin natin saglit ang video pong ito. Thank you.
Ang video po na ating napanood, no, it is all about tribulation. At ito po ay mangyayari, no, during the last days. Okay, sa panahon, no, ng mga huling araw na malapit na pong dumating ang ating Panginoon. At ang tanong, no, ito kaya ay possible o ito kaya ay sure na mangyayari? Yes, 100% yes. Kaya habang normal pa po, no, ang ating panahon, ang ating sitwasyon, habang wala pa po, no, itong tribulation, what we need to do? Ano ba ang dapat nating gawin, no? Alam niyo, church, no, we need to hurry up. We need to speed up. Ayan. Sabi niyo nga po, speed up. And part of the tribulation is the opening of the seven seals, no? Itong scroll pong ito. At ano ba ang nilalaman nitong scroll na to? Alam niyo po, no, it contains God's judgment. Ayan. At nung last month, natakel na po natin, no, yung the first four seals. At ito po ay kilala sa tawag na the four horsemen. No, the four horsemen. At review lang, balikan po natin, ano ba yung four seals, no? Una, the first seal, no, kapag ito po ay binuksan ng Panginoon, no, ito po ay tumutukoy, no, it talks about the Antichrist, the coming of the Antichrist. At pag siya po ay lumitaw na ang Antichrist, marami pong madadaya. Bakit? Kasi siya po ay lilitaw, no, siya ay darating na parabang takapagdala ng kapayapaan sa buong mundo. And the second seal talks about war, no, it is all about war. Ayan, the fiery black horse, red horse, okay? At worldwide, no, magkakaroon po ng kaguluhan, mawawalan po ng kapayapaan worldwide. At kung tatanungin niyo po ako kung ito na ang third world war, maybe, no, posible na ito po yun. And next, the third seal, no, the black horse, it talks about famine, no, magkakaroon po ng tagutom sa buong mundo. Possible ito po ay effect ng war, no, epekto po ito ng war. And the fourth seal, it talks about death, the pale horse, it talks about death. At sabi po doon sa ating inaral, no, one fourth of world population will die. No, mamamatay po ang one fourth ng population ng buong mundo. At sa ngayon po, 7.8 billion na po ang population po ng buong mundo. Kung ngayon po yan mangyayari, more than 2 billion ang mamamatay, no, sa panahon pong yan. At sa ngayon, ano po yung ating aaralin, no? Ito po ay from Revelation 6:9-17. Ito po yung na-witness ni Apostle John. Sabi po dyan, no, when he opened the fifth seal, when Jesus Christ opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain. Yung po ang nakita ni John, no. And the souls under the altar emphasizes, no, emphasizes that their lifeblood was poured out as an offering to God. No, alam niyo po, no, noon sa Old Testament, kapag sila po ay naghahandog, no, doon sa altar, doon sa temple, no, ibinubuhos po doon yung blood, no, as an offering. Kaya dito po nagpapakita, no, itong mga souls under the altar, ando po, no, sila po ay nagsiserve as an offering to God. At yun din po, no, kung ito po ay ia-apply natin sa ating mga sarili, dapat, no, everyday ino-offer natin ang buhay natin para sa ating Panginoon. Amen po ba, church? Ayan, sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At ano yung reason, no, bakit po sila namatay itong mga no, itong mga souls pong ito? Sabi po diyan, no, because of the word of God and the testimony they had maintained. Dahil po sa kanilang, no, obedience to the word at sa kanila pong tayo, no, tinayuan nila ang kanilang pananampalataya. At alam niyo po, no, hindi po natin ito magagawa without love and loyalty sa ating Panginoon. Sila po, no, out of their love, out of their loyalty, ito po ang naging cause ng kalandet.
Church, tanong lang, do you love God? Are you loyal to God? Nako, ba't umunti? Love natin si Lord pero hindi tayo loyal. No? Ganun ho ba yun? Kailangan pag love natin si Lord, loyal po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi dapat natin pinagpapalit ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan. At alam niyo po, mahirap po maging Kristiyano. Ito pong mga souls na ito, no, sila po ay pinatay, no, because of their faith, because of their love, because of their obedience to our God. At siguro para sa atin, no, mahirap po para sa atin na talagang religiously tayo po ay faithful forever sa ating Panginoon. Pero alam nyo, ang pagiging Kristiyano, very challenging, no, ang pagiging, no, yung pagsunod po natin sa ating Panginoon. At alam nyo po, meron pong top 5 most dangerous countries to be a Christian. Una, ang Afghanistan. Sabi po dyan, no, kapag ikaw ay isang believer, anong ginagawa? Sabi dyan, no, believers may be disowned or killed by their family or clan considered insane. Kapag ikaw pala ay Kristiyano, born again sa Afghanistan, ikaw ay papatayin ng iyong sariling pamilya. Yun po yun. Ikaw ay tinuturing na insane, hibang, no, or nasisiraan ng bait. Yun po yun. At sa North Korea, no, sabi yan, anyone caught following Jesus risks imprisonment, brutal torture, and death. Yan po, no, ang pwedeng mangyari sa mga Kristiyano sa North Korea. Sa Somalia, sabi po dyan, no, suspicion of conversion can lead to harassment, intimidation, and even murder. At sa Libya, ang mga Christians po, sila po ay target for kidnappings. Okay? At alam nyo, kung yan kaya ay mangyari sa ating bansa, sa Pilipinas, ano kaya kung next Sunday, nandyan po ang mga kidnapper sa labas ng church at lahat ng sisimba, kayo po, tayo po ang target. Tanong lang, sisimba ka pa kaya? Sino po yung sisimba pa? Oh, talaga ha? Ganun na. Sige nga, pataas nga ng kamay. Sige po, bago natin palakpakan si Lord, pataas muna ng mga kamay sa mga sisimba pa rin. Papatayin, kikidnapin, papatayin. Sige nga po. O ba't nag-alangan na po yung iba? Sige nga, pataas yung talagang love si Lord at loyal sa Panginoon. Pakitingnan niyo po yung katabi niyo kung nagtaas po ng kamay. Ayan. Pakisabi nga, talaga ha? Talaga ha? Sige po, taas niyo lang po ang kamay niyo. Pakisabi sa mga nagtaas ng kamay kung katabi niyo po yun, sabi mo, ulan lang nga eh. Uma-absent ka na eh. Diba? Ano pa kaya kung patayan na? Diba? Yan po no ho, sa Libya. At sa Yemen, sabi doon ang mga Christian, no, might be arrested, interrogated, and threatened with divorce or loss of custody of their children. Pag na-born again ka, meron kang asawa, yan po ay ground for divorce. Hihiwalayan ka. At yung mga anak mo, eh, kukunin po sa inyo, no, ng government. Ganyan po kahirap at katindi, no, ang persecution sa ibang bansa. Pero meron pong mga modern day persecutions. Sa atin, nakakaranas po tayo ng pambabas, no, sa social media. Pagka nag-post ka ng iyong pananampalataya, no, sinasabi mo ang iyong pananampalataya, tinatayuan mo ang iyong pananampalataya, marami pong basher. Alam niyo po, sa ating church, no, nakaranas po tayo na almost million, no, ang nang-bus po sa ating church. Itong nakaraan lang. Pero alam niyo, kitang-kita naman, no, na ang Panginoon ay kasama natin. Amen? Hallelujah. Ang ating church, eh, lalo pang dumami, no, ang ating attendees. Bakit? Marami siguro na curious. Ano ba tong church na to na bakit ganun na lang katindi ang tayo nito? No, kahit maraming basher, tuloy-tuloy pa rin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At ano pa, no, tayo po ay makakaranas ng discrimination in the workplace. Siguro nakakaranas po kayo niyan, no, family rejection and verbal and physical abuse kapag ikaw ay tumayo sa pagiging Kristiyano mo. No? Yan po ay normal. Bakit? Kasi ayan po ay sinabi na mismo ng ating Panginoong Kristo. In Matthew
24:9-13, ano sabi ni Jesus? Then you will be handed over to be persecuted and put to death. Tayo po ay ang mga follower ni Christ, no? Normal po na tayo po ay dadaan sa mga persecution. At sabi nga dyan, no, hanggang no, pwede pang ito po ay maging cost ng ating kamatayan. And you will be hated by all nations because of me. Actually, nung Sunday lang po, no, may nakausap po ako, isang nanay, yung asawa niya, bagong-bagong attendee sa ating church, sa COG silang. At sabi nung misis, alam mo, pastor, yung husband ko, ano po, niloloko na po siya nung kanyang mga friends. Ayaw na siyang makasama. At ang tawag na po sa kanya ay si pastor. Kasi hindi na po siya sumasama sa inuman. Ayan. Na-experience niyo ba yun? Ha? Na-experience niyo ba yun? Kapag may lakad na po yung mga ka-office mates niyo, eh, dati sinasama ka, ngayon hindi na. No, kasi ang tingin sa'yo, KJ to, si Born Again. Ayun. Okay? Hate ka na nila. No? At sabi pa dyan, no, verse 10, at the time, many will turn away from the faith and will be betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. And next verse, verse 12, because of the increase of wickedness. Increase of wickedness. Meaning, in the last days, alam niyo po, no, difficult times will come. Pahirap ng pahirap ng pahirap ang pagiging Kristiyano. Ngayon, medyo madali pa. Pero pag malapit nang dumating ang Panginoon, difficult times will come. No? Magiging mahirap po, no, ang ating buhay bilang Kristiyano. Possible, hindi na po tayo allowed na sumimba. Possible po, pwede po mangyari yon. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, samantalahin mo kapatid, hanggat tayo ay malaya pa na nakasimba. Sabihin niyo po, sabihin mo, huwag kang pala absent. No? Huwag kang absent ng absent. Ayan. Increase of wickedness. Bakit, ano ba ang mangyayari, no, in the last days? Sabi po sa 2 Timothy 3:1-4, but mark this, there will be terrible times in the last days. Sabi niyo nga po, terrible. No? There will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Ngayon, kapag ka inakap mo yung mabuti, ginawa mo yung mabuti, ikaw yung mali. At alam niyo po, no? Nagagalit po ang mga tao sa paligid natin pag tama ang ating ginagawa. Ganun po, no ho. Pahirap ng pahirap ang pagiging Kristiyano. And verse 4, sabi niya, no, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Magiging ganyan po, no ho, ang behavior ng mga tao in the last days. Kaya pag ganyan po, no ho, ang magiging behavior, ang attitude ng mga tao, mahirap ang galawan na, no, ng isang Kristiyano. Okay? At dahil dyan, ano pong mangyayari? Sabi no, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Pakihipo mo ang katabi mo kung malamig na. Hindi, dahil sa aircon lang po yan. No. Pero pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang manlalamig. Ibig sabihin lang niya, no, pag sinabing grow cold, no, their love toward God and toward the church will grow cold. Kaya nga, pagdating po sa church, alam po nyo, pasulput-sulput na lang. Ayaw mag-serve, ayan, no, yung kanyang pananampalataya parang roller coaster. Ayan. Yan po ang pagiging cold. Pero naiiniwala po ako, sabi nga dyan sa Galatians 5:22, na ang tunay na mga Kristiyano na tinatahanan ng Espiritu Santo, naka-built-in sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ano sabi dyan? But the Holy Spirit produces this kind of fruit in their lives. Una, ano yung fruit ng Holy Spirit? Number one is love. Amen? Kaya ang mga tunay na Kristiyano, no, true Christians will persevere up to the end.
Amen. Ang totoong Kristiyano, hanggang dulo, mamahalin niya ang Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sino rito yung nagmamahal sa Lord? Patas nga po ng kamay. Hanggang dulo ba ng buhay mo, gagawin mo yan, kapatid? Ang isang totoong Kristiyano, yun po noho. Bakit natin magagawa yan? Sabi po dito noho, true love cannot become cold. Why? Because it is sustained by Jesus Christ who is able to keep us from fallen. At alam niyo po, ito ba ay totoo? Yes. Anong fruit dyan? Sabi po sa book of Jude 1:21, now all the glory to God who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. Si Jesus Christ, no, He is able to keep you from falling away. Yung iba sa atin siguro namuntikan na. Medyo nandamig, nakakaisip ng umayaw, umatras na, ayawan na, pero salamat kapatid, andiyan ka pa rin ngayon. Amen. Pasalamatan niyo po ang katabi niyo. Kaya pakisabi sa katabi mo, walang ayawan. Patuloy lang. O yung iba, hindi niyo sinasabi sa katabi niyo. Pakisabi po. Amen po ba? Sabihin mo, tuloy-tuloy lang tayo, kapatid. Amen. Nandiyan ang Panginoon sa Kristo na siyang nagsusustain sa atin. Minsan, no, parang dumarating po ho ba sa inyo yung parabang, Lord, napagod na ako, ayoko na. No? Yung mga workers, mga leaders ng church, minsan, no, napapagod tayo, ayaw na natin. Pero kapatid, salamat at sinusustain tayo ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Balik po tayo sa Book of Revelation and verse 10. Sabi po dyan, no, they called out in a loud voice, how long, sovereign Lord, holy and true, until you judge the inhabitants of the earth and avenge our blood? How long, Lord? Hanggang kailan ba kami maghihintay, Panginoon, at ipaghihiganti mo kami? Kasi sila po ay pinatay, no, persecute. Sila po ay, sabihin na natin, no, ang buhay nila ay talagang pinagsamantalahan. No. At alam nyo, siguro ito po ay nararanasan din po natin. Sila po ay umiiyak sa Panginoon. No, pero yung kanilang karanasan, masamang karanasan, ay pinagkakatiwala nila sa kamay ng ating Panginoon. Sabi nga dyan, no, they made their cry to God and leave the matter to Him. Sino po sa atin ang nakakaranas ng persecution? Marami kang basher, no? Yung ating pong pagiging Kristiyano, no, eh marami pong sagabal, no? Family natin, ayan, no, yung mga ka-office mate natin, classmates natin, nasasaktan po tayo. Pero alam mo, kapatid, kung meron mang mga taong nananakit sa iyo, ano bang tamang pagtugon po natin? Ito po, no, ang sabi po sa Romans 12:19, don't try to get revenge for yourselves, my dear friends, but leave room for God's wrath. It is written, revenge belongs to me. I will pay it back, says the Lord. Kapag merong nang bash sa'yo, dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay binash sa FB, kapatid, huwag kang maghihiganti. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, behave lang, kapatid. Baka nga tayo pa yung nagbabash. Ang Facebook po ay hindi po arena ng isang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Minsan, no, pag may nabasa po tayong parang ramdam mo, parang para sa'yo, patama para sa'yo, eh, ang ginagawa natin, agad-agad, nagre-retaliate agad po tayo. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yun, bad yun. Hayaan mo, ipaubaya mo sa kamay ni Lord. Sabi nga, yung mga taong nagpe-persecute sa'yo, ipanalangin mo.
I-bless mo. Amen. Gantihan po natin ng mabuti. At mas maigi pang ipag-pray mo, Lord, ayan, maborn na gin nga tong taong to. Ayan. Diba? Tama po ba? At in verse 11, sabi diyan, then each of them was given a white robes. Yung mga souls noon na nandun po sa altar, under the altar, sila po ay binigyan ng Panginoon isa-isa ng white robe. At ano ba itong white robe pong ito? Alam niyo po, meron pong isang celebrity. Siya po si Serena Williams. Nung kasal niya, ito po ang kanyang suot-suot. The long gown, the white long gown. Ayan. Ang ganda po noon nung kanyang wedding gown. At sabi po ni Serena Williams, no, Serena Williams thanks Anna Wintour for her wedding dress advice. I felt like a princess and a superwoman. Yan daw po ang feeling niya, no? Siya po ay isang princess and superwoman. Ay bakit naman di yan po ang kanyang makimbakaramdam? Ay eto lang naman po ang presyo niyan. Mura lang, no? 3.5 million. Ayan. Sa mga magpapakasal dito, baka gusto niyo po yan. Okay. Pero alam nyo, yung damit pong yan ay pwede pong pansamantala lang po yan. No, maya-maya, wala na po yan. Pangit na po yan. Pero yung white robe na ibinibigay ng Panginoon, no, para sa mga anak niya, ano ba ang sinisimbolo nitong white robe na to? Alam nyo po, this white robe shows the purity of their character. Nagpapakita na ikaw ay nilinis na ng Panginoon. Ang isang Kristiyano ay tunay kang malinis na, no, sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po, no, sa salita ng Diyos, no, anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kaya ang tawag sa atin ay born again. Amen. Hallelujah. Sabihin, may bagong buhay, malinis na buhay. Bagamat dati, sama-sama ng buhay natin, nakalublob tayo sa putikan ng kasalanan, pero kung tunay kang tumanggap na kay Jesus Christ, ikaw ay pinatawad ng Panginoon, nilinis ka na ng Panginoon. Amen? And next, sabi diyan, noho, white robe, meaning they are fitted for the service to which they are appointed. Sila po ay worthy, noho, to serve God. Karapat-dapat ng, alam niyo po, no, maglingkod sa isang banal na Diyos. Ayan. Dati, no, hindi po tayo makapaglingkod sa Panginoon kasi nagigilty po tayo. Kasi ang dumi ng buhay natin. Pero ngayon, praise the Lord. Malaya ka nang nakaka-praise the Lord. Amen? Amen po ba? Kasi alam natin, tayo po ay tunay na nilinis na ng Panginoon. Hallelujah. And what else? White robe signifies victory. Nung time na, excuse me, nung time na Apostle John, alam niyo po, kapag nagtatagumpay sila, sila po ay sinusuotan ng white robe. Yan po yun. And white robe, sabi niya, no, white is also the color of rest. Tunay po, no, sa ating Panginoon, ay meron pong kapahingahan. Amen? Salamat, may Sunday, may Linggo. Ito po yung ating Sabbath day. Sabbath meaning is rest day. Pagod tayo from Monday to Saturday, but thank God, no, ang sarap magpuri sa Panginoon. Kung pwede lang nga araw-araw ay Linggo. Kasi nagiging kalakasan po natin ito, nare-recharge po tayo. No? Kapag na-experience po natin ang presence ng Panginoon, wow, lumalakas po tayo. Amen po ba? No? And what else, sabi niya, no, mostly white is the color of joy. Tunay po, no, yung relationship natin sa Panginoon, yung paglilinis sa atin ng Panginoon, it gives us joy. No? It gives us joy. Dati, grabe, no, kunting problema lang, ang lungkot mo na. Pero ngayon, kahit may problema ka, masaya ka. Kasi yan ay bunga ng Espiritu Santo sa buhay mo. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. And balik po sa verse 11, sabi na, then each of them was given a white robe and they were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they
had been. Meaning, they are waiting for their fellow servants who will win in their faith. Hinihintay nila, no. Yung mga kapatiran nating nauna na sa atin, na nandun na sa piling ng Panginoon, ako at ikaw, na siyang mga lingkod ng Panginoon, tayo po hinihintay ng ating mga kapatiran. No. At isang araw, tayo po ay magsasama-sama doon sa piling ng ating Panginoon. Pwede ho bang pakitingnan niyo po yung katabi niyo, pakitandaan ang mukha? Hanapin niyo po sa langit yan. Amen. Pwede niyo ba tanongin yung katabi mo, sure ka ba? Are you sure? Sabi ng iba, hindi pa sure. Ayun. Okay. Pakisiguro po, mga kapatid. Pakisiguro ang ating kaligtasan. At nawa, no, kapag kinuha na ng Panginoon ang pahiram na buhay, tayo ay siguradong makakasama natin ng Panginoon. Amen. At alam nyo, kapag ikaw ay susuko sa buhay na ito, sigurado ako, hindi tayo makikita sa langit. Sigurado po ako. Kapatid, kaya kahit ano pong problema ng buhay, kahit ano pong hirap sa ating pong pagtayo sa ating pananampalataya, magpatuloy po tayong nagmamahal sa Panginoon. Amen? Patuloy lang po tayo. Hallelujah. Ano po yung ika-fifth seal? That is all about persecutions. No, it's all about persecutions. And this, ano po yung sunod? Sabi po dyan, I watched as he opened the sixth seal. Nakita ni John, no, binuksan na ni Jesus Christ yung ika-anim na seal. At ano, nung ito po ay binuksan ni Jesus Christ, sabi dyan, no, there was a great earthquake. Nakita ni Apostle John na nagkaroon ng napakalakas na lindol. Great earthquake. Alam niyo po, nagkaroon po ng great earthquake or earthquake sa Indian Ocean at ito po ay nag-cause ng tsunami. At ang earthquake pong ito ay napakalakas, no? Siya po ay magnitude 9.1. Ganun po siya kalakas. At dahil sa napakalakas po nito, no, siya po ay nag-cause po ng napakalaking alon, no? That is 9 meters high. Ganun po siya kalaki. At nung time na yun, no, ang namatay po ay nasa 225,000. Ganun po karami. Ganun po siya katindi, no, itong earthquake po ito. Alam nyo, ang description ni Apostle John, no, kapag binuksan ni Jesus Christ yung ika-sixth seal, magkakaroon ng great earthquake. Possible kaya na ito yung hinihintay nating the big one? Posible, no? Or higit pa sa the big one. Higit pa. At kapag nangyari po ito, no, talaga namang marami pong mapipinsala. Marami pong mapipinsala. At di lang po, great earthquake. Sabi po doon, no, there was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat hair. The whole moon turned blood red. And the stars in the sky fell to earth. As figs drop from a fig tree when shaken by a strong wind. Ano yung mangyayari? Sabi niya, no, the sun turned black like sackcloth made of goat hair. Didilim po ang araw. At ano ba ang effect nito kapag nawalan po ng liwanag ang araw? Ano po yung great impact nito sa earth? Una, sabi diyan, no, all plants will die. At yung mga animals, no, including us, na umaasa po sa mga halaman, mamamatay po tayo. At di lang yon, no, mawawalan po ng liwanag, no, no moonlight, and earth would freeze. Siyempre po, pag wala na pong liwanag ang araw, lalamig ng husto ang temperature. Ang Philippines po ay hindi po ready, no? Hindi po tayo ready para dyan. And for sure, marami pong mamatay, no? Magka-cause po ito ng massive death.
At ano naman ang effect? Negative impacts on Earth without moon. Una, lower tides. Second, confusion in animals. And no season. Bakit no season? Kasi magiging abnormal na po ang panahon. Pwedeng puro tag-ulan na lang, puro taglamig na lang, wala na pong tag-init. Abnormal weather. At ano naman po ang negative impact or effect kapag sa Earth, kapag wala na pong stars. Una, sabi diyan, the sun is a star, so without it, life would be extremely difficult. Mahirap po. Ano pa? The night sky will appear darker and sailing gets more dangerous at night. Yung pala, yung mga sailors, very important sa kanila po yung mga stars. Ito po ay nagsiserve sa kanila as a guide. Kaya without the stars, mahirap po mag-travel na. Mahirap po siya. Napakadilim na po niya. Ngayon, sabi po dyan, in the Bible, planetary disturbances are often connected with the coming of our Lord Jesus Christ. May connected po ito sa pagdating ng ating Panginoon. At ano pa mangyayari? Sabi po dyan sa verse 14, the heavens receded like a scroll being rolled up and every mountain and island was removed from its place. Meaning the sky disappeared and every mountain and island was moved from its place. Ano kaya ang dahilan nito? Possible because of great earthquake. Mawawala po ang mga bundok. Mawawala po siya. Na-imagine niyo ba pag binabasa natin parang ganun lang ganun lang po siya ka-light . Pero alam niyo po naniniwala ako na matindi po ito kapag nangyari ito. Kaya kailangan prepared po tayo. Amen. Kailangan handa po tayo. At ang panalangin ko, Lord, sana hindi na po kami abutin nito. Sana hindi na po tayo abutin nito. Okay? And next verse, verse 15, pag nangyari po ito, sabi dyan, then the kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, mga matataas ang katungkulan, mga mayayaman, sabi dyan, and everyone else, both slave and free, hid in the caves and among the rocks of the mountains. Alam niyo po, pagdating po ng judgment ng ating Panginoon, all of us, lahat po tayo, ay pantay-pantay na po. Pantay-pantay na po tayo. And verse 16, they called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of Him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb. Sa Tagalog, sabi na, tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Bakit? Alam niyo po, ang isang makasalanan, ito po ang kanyang labis na kinakatakutan. Hindi po ang kamatayang pisikal, kundi ang humarap sa judgment seat ng ating Panginoon. Ano sabi diyan? What sinners fear most is not death, but to face the judgment of God. Tanong lang kapatid, kung ikaw ay kinuha ni Lord kahapon, ready ka bang humarap sa Kanya? May kapayapaan ka ba, may lakas ka ba ng loob na humarap sa Diyos? Kung kahapon Kanya kinuha. Salamat na lang, buhay pa tayo ngayon. At least meron pa tayong chance, na mag-ayos po ng ating mga sarili. Salamat sa Panginoon. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. And last verse, verse 17, for the great day of their wrath has come, and who can withstand it? Sino kaya ang pwedeng tumayo sa harapan ng ating Panginoon? Sino kaya merong lakas ng loob na humarap sa harapan, na tumayo sa harapan ng ating Panginoon? Alam niyo po, sabi rito, only the believer can stand before this great judgment. The one who is justified by grace through faith in Jesus Christ. Tayo lang po
ang pwedeng tumayo noho nang merong lakas ng loob sa harapan ng ating Panginoon. Tayong mga kinahabagan, pinalaya, no? Tayong mga inayos ng Panginoon ang ating buhay. Tayo lamang po. At salamat, no? Dahil si Jesus Christ po ang gumawa niyan. Sabi nga po sa Romans 5:1-2, therefore, since we have been made right in God's sight by faith. Dahil sa ating pananampalataya, tayo po ay naging tama sa paningin ng Diyos. We have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. May kapayapaan na tayo sa ating Panginoon, no? Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa ating mga buhay. Amen po ba, mga kapatid? And verse 2, because of our faith, dahil sa ating pananampalataya, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Actually po, no, ito po yung nililook forward natin. Yung pribilehiyong ibinigay sa atin ng Panginoon na one day makakasama natin ng Panginoon sa kanyang piling. No, ito po ay for life. Dahil tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon ng eternal life. Amen? At alam nyo, sa ating pong pagtatapos, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang buhay po ng aking hipag. Siya po si Ate Vicky. No? At si Ate Vicky po ay pamilyang Goles. Yun po yung letter G niya, no? Goles. Siya po ay taga Bacolod. Ang mga Goles po sa Bacolod, yung kalang pamilya ay mga elite, mayayaman, mga asyendera po siya, no? Sa Ate Vicky. Pero sa Ate Vicky po ay nung nakilala niya ang Panginoon, nagkaroon po siya ng desire sa heart niya na paglingkuran ng Panginoon. Alam niya, meron siyang calling, no, pagkatawag sa Panginoon. Siya po ay nagpaalam sa kanyang mga parents, sa kanyang parents na siya po ay mag-aaral sa Bible school. Pero sabi po ng kanyang mga magulang, kapag ka tinuloy mo yan, pag ginawa mo yan, kalimutan mo na na ikaw ay bahagi ng pamilyang ito. At alam niyo po, dahil sa kanyang desire, no, na makapaglingkod sa Panginoon, tumuloy po siya sa Bible school. Ni kunting support, wala po siya nakuha at tinanggalan po siya ng mana sa Tibiki. Pero alam niyo po, kahit napakahirap, no, ang naging buhay na Tibiki, dahil hindi po siya sanay, no, sa hirap. Katakot-takot na persecution ang kanyang dinanas sa kanyang sariling pamilya. Tinaboy, no, tinakwil siya ng kanyang pamilya. Pero tinayuan niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. And 2 months ago, sa Tibiki po ay nalaman, no, na siya po ay merong malalang sakit at tinaningan po siya ng doktor. At ang sabi po sa kanya ng doktor, no, ikaw ay malapit ka ng kung saan ba, no, malapit ka ng kunin ni Lord. Pero alam nyo, sa Tibiki, nakita po namin sa kanya, no, na wala pong bakas ng takot sa kanyang puso. At sabi niya, excited siya at gustong-gusto niya nang makita. Excited siyang makita ang ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Ganun po siya ka-excited. Siya po ay handang-handang humarap na sa ating Panginoon. At ito po yung habilin niya, no, sa kanyang mga leader, sa kanyang church. Sabi niya, sabi po niya diyan is don't drop your call. Huwag mong bibitawan yung pagkatawag sa iyo ng Diyos. Church, alam niyo, sana ganyan din po, no, ang maging laman ng ating isip, ng ating puso. Huwag mong bibitawan ang iyong relasyon sa Diyos. Huwag mong bibitawan ang iyong pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Darating po, no, talagang ipipersecute po tayo. Pero kumapit ka ng gusto sa Panginoon. Amen? Pwede po ba tayong tumayong lahat, mga kapatid? And before we end in prayer, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay, mga kapatid? Let us worship the Lord.
Let us sing this song, no? Awitin natin tong awit pong ito. I-claim natin to sa ating pong buhay, no? At hayaan natin na tayo po'y palakasin ng ating Panginoon. Hallelujah. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. 'Cause I'm no longer slave to fear. Child of God, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer. Maraming pong salamat dahil Ikaw ang aming Diyos na tapat. Lord, andito po ang bawat isa sa amin. Pinagkakatiwala namin sa Iyo ang aming buhay. Lord, dalain ko po sa bawat isa, sa aking mga kapatid, na anuman po yung aming pagdadaanan, Lord, sa buhay namin, sa aming pananampalataya, sa aming relasyon sa Iyo, God, panatilihin Niyo po, Panginoon, ang aming katapatan. Lord, dalain ko po, Panginoon, na i-bless Niyo po ang aking mga kapatid. Samahan Niyo po ang bawat isa. At huwag Niyong hayaan, Lord, na meron po sa aming malalaglag, Panginoon. Lord, please continue, Lord, to give us strength, give us peace, Lord. And we pray, O God, Lord, please strengthen our faith, O God, Lord. Salamat po, God. At ngayon, Panginoon, Lord, bago po kami umuwi, tinataas po namin sa Iyo ang aming mga tithes and offering. At Panginoon, pagpalain Niyo po ang mga salaping ito, pagpalain Niyo po ang gawa ng aming mga kamay, pagpalain Niyo po ang aking mga kapatid. Binabalik namin sa Iyo ang mataas na papuri at pasalamat. Ito po ang aming dalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you! Hello again, COG fam! Thank you for being part of our Sunday worship service.
We hope you had an amazing and intimate time with the Lord. There is power in embracing God's revelation, kaya we hope that this made an impact to your heart and soul. Keep seeking and you will find Him. And we just want to praise the Lord for this opportunity together, even online. So keep sharing the good news, guys. If you want to know more about our happenings here at COG, check out our Instagram and Facebook at COG Dasma and at COG WMPH. Also, if you want to take your next steps from joining a ministry to growing in your faith or connecting to a group, type next step and our online team will get in touch with you. Or if you need counseling and prayer, our COG Lifeline counselors are ready to welcome you. Just type prayer and we'll connect you to the team. That's it for today, COG fam. Merry Christmas to you guys. We love you all. This is Karina. God bless you and we'll see you again next Sunday. We love you, COG fam. To him, even a season of pause is a season of purpose. Even in solitude, we magnified His sovereignty. But this 2023, we will gather as one man. It's time to dream again. To dive into the unknown with faith. To explore the depths of His power. To cross the unbelief. And swiftly move forward. To reach the unseen. And witness the fullness of His glory. We are going further.